Again, ito na naman ulit ako. May 20 minutes akong break time. Ayan. Kanina sumobra ako eh. Pinagsabihan, hindi naman nag-aaral. Pinagsabihan lang. Ayan. Ito, parking lot lang yan. Yan, hindi akin yan. Hindi na, nakikigaya. Yan, hindi akin yan. Ay, sa kabila na yun, ay, hindi akin yan. Kasi toilet yan. yan, nasa tapat na yun. At least dito may upuan, oh. Galing, oh. Ganda ng pwesto rito. Ayun, ma'am. Ikaw, kamadla, nabalitaan ko na pinost mo sa iyong Facebook na ako ay sinungaling. Sinabi mo pa yung pangalan ko, no? Sino kaya sinungaling sa ating dalawa? Bigla mo kong i-add sa GC. Tatanungin mo ko, saan ka ba, Giselle? KW? Diba? Tinanong mo ko ng ganun. Ang sagot ko sa'yo, hindi KW, kay DJ at kay Bakit ako. Huwag niyo akong anuhin sa ano, respetuhin niyo ako. Respetuhin ko din kayo. Yung sagot ko. UTW, may ano man ako. Kung ayaw niyo, okay lang. Sabi ko, may mga kaibigan ko dyan. Yan mga sagot ko sa inyo. Alam ng mga nandoon yan. Sana huwag ka magsinungaling. Sinungaling mo eh. Ako sasabihin mo lang sinungaling. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, diretsa akong tao. Eh. Ba't ako magsisinungaling? Ano mapapala ako sa kung magsisinungaling ako? Ano mapapala ako dun? O ako sa'yo, tawag to, magdasal ka na lang. Mag-pray ka sa mga problema mo. Pag-pray mo. Alam mo, nirespeto pa kita na sige, kalma ka lang. Tsaka mo sila kausapin. Ganyan. Eh kaso marami pala kayong sinasabi. Hindi ko alam. Kagabi ko lang nalaman. Lahat. Wala akong paalam-alam talaga sa totoo lang. Tapos, nung live ni DJ, nagsabi na plastic ako. Tapos sa live ko, may nagsabi plastic ako. Nung pinalastic ko, samantalang bigla, kagigising ko lang nung bigla pagbukas ko ng iPad ko, ayun na, inad mo na ako. Thank you pala ha, kasi nakakaawa pala ako, sabi mo, kasi wala akong grupo. Diyos ko. Nakakatawa ka. Thank you. Kasi ako, solo ako nagpupunta, kahit saan ako magpunta, solo ako. Pumunta ako kay DJ, solo ako. Pumunta ako sa ibang LS, solo ako. Kahit saan ako pumunta, solo ako. Pumupunta ako sa mga pro-FLM, solo ako. Pero never ako nakakaano ng binabastos ako doon. Kasi hindi naman ako nang babastos ng tao. Pera lang yung kagaya ni Niyo Barasaga na binastos kami dito, mga binalahura kami dito sa Japan. Yun lang ang talagang mardidinig sa akin pag mumura ko. Yun lang. Sana naman ayusin mo yung ano mo, sarili mo, pag-iisip mo. Uminom ka kaya ng antibiotic, yung para sa ano tawag ito, pampakalma. Meron yan eh. Dito meron nga yan eh. Yun nga lang, mabababa yung gamot sa mga, para sa mga ganyan. Kaya yung mga ano dito, alam mo, yung may mga topak sa ulo, nakakalabas sila. Pwede silang gumala, pwede silang mamasyal. Pero napapansin namin may ganun sila. Pero nirespeto namin yung mga ganun. Sa train, bigla na lang may nagsasalita sa train, kakausapin ka. Kasi ano sila yung dito, ano sila, nirerespeto talaga yung may mga ganun ano, tao. Diyan, re-respetuin kita diyan. Kung sa'yo, medyo magpa-check up ka. Try mo magpa-check up. Kung ano yung problema mo, malay mo. Diba? Wala masama kung magpa-check up ka. O kaya, yun lang ang advice ko sa'yo, pa-check up ka. Tapos humingi ka ng gamot ng pampakalma. Ganun. Kasi ano sa'yo eh. Oo, naawa ko sa'yo. Siguro yung mga sumama sa'yo sa grupo, naawa sa'yo sa pag-iyak mo. Dahil hindi ko rin alam yung bakit ka umiyak. Naantig din ako sa'yo, no? Na pag-iyak-iyak mo. Naantig ako sa'yo, mga sinasabi mo. Na hindi ko maalam yung mga buong pangyayari. Like ako na like sa mga pinopost mo. Hindi ko maalam din yung mga ano. Sabi nga sa akin, isa, bakit daw ako like na like sila nga, hindi nagla-like. Sabi ko, hindi ko alam, basta ako like, lang ako nag-like. Aba, mahilig ako sa mga ano yung hugot-hugot, ano yun, di ba? Mahilig ko sinong, nung una, hindi ko pala ko sinong paniriring ganyan, dahil hindi ko nga alam yung mga gulo-gulo.
Kasi ito na nga, napifeel ko na nga parang kung makamando ka, ayoko na minamandohan ako dahil ano na tayo eh, pare-pare tayo ng level, dyan-dyan lang tayo nagkakilala. Tapos mababasa ko habang nasa LS pa ako, may sinasabi ko ako na yung oras ko, ano ka ba, yung mga ganyan-ganyan, paano? Oo, sinabi ko sa'yo, ayusin mo yung oras natin, pero wag mo kung ano yun na parang pagmamando. Eh, kung unsub mo ko, sabi mo sa mga kaibigan mo, ganyan-ganyan, okay lang. Dahil hindi ako nagmamakaawa na isab ako. Hindi ako nagmamakaawa sa totoo lang. Di sana noon pa, ang haba na sana din ang sub ko, di ba? Hindi eh. 2017 pa ako, vlogger na ako. Ay, hindi ko pinapansin. Hindi ko lang pinapabayaan ko lang tong ano ko. Kasi nag-i-enjoy lang ako. Ini-enjoy ko lang yung sarili ko. Kumbaga, yung gusto ko lang may matutunan. Marami akong matututunan. Kaya lalo ngayon, masaya ako dahil merong mga mata mas ang tatalino. Sarap makipag-usap sa matalino. Yun lang yung marami kang matututunan. Ako, meron akong problema kami ng naging kaibigan ko. Pero siguro, sooner or later, magkakaayos na kami. Kasi alam ko na eh, bakit ganun eh. Hindi niya ako sinagot. Ngayon ko naramdaman ko kahapon, naisip-isip ko na kaya pala hindi niya ako sinagot sa phone. Dahil may problema din siya. So ngayon naintindihan ko yun. Ano ba yung nakakaintindi, makapagpatawad, mag-usap? Lahat na naintindihan ko na. Pinag-pray ko yan kanina. Sabi ko, paliwanagan ako, bigyan ako ng sign. Kung anong dapat kong gawin para kami magkaayos ng kaibigan ko. So, ito ang naging sign. Nalaman ko lahat. Ganyan. O so, siguro, pag yung after nito, pwede na kaming mag-usap. Pwede na kaming, kung wala na siyang problema, wala na rin akong problema, pwede kaming mag-usap. Parang ikaw, gusto mo wala na kayong problema, tsaka kayo mag-uusap. Diba? Mag-uusap. Kaso marami silang naririnig na sinasabi nyo, ganyan, ganun, ganun, na hindi ko yan alam. Kaya ang sakit sa akin, sabihin ako ng plastic. Hindi, never ako nag-plastic sa kaibigan. Talaga diretso ang tatawagan kita. Ano problema mo? Ganun ako eh. Lalo't pag close na close ko. Pero pag hindi ko close, wala akong pakialam. Hindi ko mga nonsense. Hindi ko pakialaman yun. Kasi hindi naman kita, hindi ikaw ah. Hindi ko naman naging kaklose yung tao. So what kung hindi niya ako pansinin? Kasi hindi ko naman siya naging close friend. Mahalaga sa akin ang kaibigan, mahalaga sa akin ang kapatid. Sabi ko nga, kapatid ko man, pamilya ko man, kaibigan ko, paglalaban ko kahit hanggang, kahit nabugbog na nga ako dahil sa pakikipaglaban sa kaibigan eh. Nasaktan na ako, na-hospital na ako. Sa pakikipaglaban dahil sa kaibigan. Ganyan ako makipagkaibigan. Kaya huwag mo ko sasabihin na sinungaling ako. Kita mo sa mga comment, ikaw ang mag-backread. Basahin mo ang mga nakalagay sa comment sa vlog ni ano, ni Bakti. Basahin mo lahat yung puro sa'yo lahat. Lahat puro sa'yo. Kaya wag mo akong ipopost sa Facebook mo. Wag ka magpopost na kung ano-ano. Yan ang pangit sa'yo eh. Yan yung mga